Happy Chinese New Year to everyone and welcome to another episode of Doc on Duty. Ngayong umaga, meron tayong natanggap na sulat mula sa ating viewer na nagkaroon ng problema sa kanyang tuhod, si Teddy Boy Guevara, at ito ang sinulat niya. Good AMRX Plus, namali ako ng hulog sa tuhod ko nung naglalaro kami ng basketball ng mga kaibigan ko. Ngayon, naninigas at nananakit ang tuhod ko kapag umuupo ako. Sabi ng kaibigan ko, baka jumpers knee daw. Ano po yun? Thanks po. Okay, Teddy, may mga espesyalista sa mga ganyang problema na tulad ng sa'yo. At kasama natin siya ngayon. So, Doc, ano nga po ba ang problema ni Teddy? Good morning, Doktora Cecil. Salamat at naimbitahan niyo kami ulit para masagot at mapaliwanag ang tungkol sa katanungan ng inyong audience na si Mr. Teddy Boy. Yung jumper's knee po, no? Or yung sakit sa tuhod, gusto nating malaman kung jumper's knee talaga siya or meron pang ibang kondisyon, lalo na yung sa kanyang kwento. Gusto nating masiguro kung talagang jumper's knee yan. Magagawa tayo ng series of physical examination at kung kakailanganin na gumamit ng tinatawag natin na diagnostic imaging katulad ng muscle ultrasound at MRI, baka tayo magre-recommenda. Jumper's knee, tinatawag din namin siya na patellar tendonitis. Ano ba yung tendon? Tendon, yan ang nagko-connect, no, sa buto at sa muscle. So, ang affected dyan, patellar tendonitis, ibig sabihin yung kneecap natin sa tuhod, yan, area na yan ang bibigyan natin ng examination. Teddy Boy, inimbitahan ka namin dito sa De Los Santos Medical Center. Ang gagawin natin dyan, step 1, gamit kami ng aparato para mabawasan yung sakit. Number 2, gagamit kami ng tinatawag namin na modalities, ito yung ultrasound, para mapabilis yung paghilom ng yung tendon, particularly yung patellar tendon. Gagamit din tayo ng laser. Ito yung bagong aparato na ginagamit ng ating mga atleta, ng mga professional player. Then, step 3 for the strengthening and stretching exercises para dun sa mga muscle na nagsusuporta sa tuhod mo. And of course, tuturuan ka din namin kung ano yung mga preventive exercises or activity para hindi ka magkaroon ng jumper's knee. Thank you very much, Doc, for your expert advice. At sana, Teddy, makatulong ang mga suggestions ni Doc sa iyong problema. And for the rest of you who need some expert advice regarding your health issues, please go to our Facebook page, RX Plus, and leave a message in our inbox. Again, this is Doc Cecil Katapang, your Doc on Duty, and I'll see you all again next week. This portion was brought to you by the De Los Santos Medical Center.